Isang gabi sa Edo, Japan. Binabantayan mo at ang inyong mga kasamahan ang loob ng Edo Castle. Sa labas ng kastilyong ito, nag-aabang ang libo-libong kalabang sundalo ng pagkakataon na pasukin ito. Sa kabila nito, kumpiyansa ka sa tibay ng pader ng inyong kastilyo dahil ilang beses nang sumalakay ang mga kalaban, ngunit paulit-ulit din silang nabigo. Habang nagpapatrolya ka, nakarinig ka ng kaluskos sa iyong likuran, ngunit nang lingunin mo ito, wala ka namang nakitang tao. Bago ka pa makalayo, bigla kang nakarinig ng malakas na sigawan. Sunog! Sunog! Walang kaabog-abog, biglang binalot ng naglalagablab na apoy ang malaking bahagi ng kastilyo. Nagmamadali kang tumakbo para tulungan ang iyong mga kasabahan, ngunit nang ikay mapatingin sa itaas, nasulyapan mo ang isang nilalang na balot ng maitim na asul na kasuotan at nausal mo ang isang salita lamang, Shinobi. Para sa episode natin ito, ating pagkukwentuhan ang maalamat at misteryosong mga shinobi o mas kilala bilang mga ninja. Tara, samahan niyo ako para tuklasin ang kanilang kasaysayan at paraan ng pamumuhay. Pero bago iyan, nais ko munang batiin sina Muel Palek ng South Cotabato, String Heart Acoustic, Johnny Magno, Roy Kasupanan, Brian Nem Linggahan, Jeff Castillo, Kyles II, John Acelo Bendino, Sian Halascon, at Ryan Day De La Cruz ng Qatar. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Ang pang-espiya, infiltration, assassination at pananabutahe ay bahagi ng human warfare mula pa noong matuto ang mga tao na gumamit ng armas. Kadalasan, ang mga gawaing ito ay ginagawa ng mga special forces. Mula sa mga podromoy ng hukbo ni Alexander the Great, ang mga espekulatores ng Roman Empire, ang mga assassins ng mga Muslim noong Age of Crusades, at ang mga voltigers ni Napoleon the Great. Gayunpaman, wala na sigurong mas dadaig pa sa popularity ng mga shinobi o mas kilala bilang mga ninja. Ang mga ninja ay napakita na ng napakaraming beses sa iba't ibang media, kagaya na lamang ng pelikula, anime, libro at maging mga computer games. Subalit sa kabila ng matinding pasinasyon ng mga tao sa kanila, nananatiling balot ng misteryo at alamat ang katotohanan sa likod ng mga ninja. Ang terminong shinobi ay nangangahulugang taong nagmamanman. Sila ay mga specialized na mandirigma na nagsasagawa ng guerrilla warfare, pananabutahe, infiltration, pang-espiya, pangalap ng impormasyon at assassination sa Japan. Mula pa noong unang bahagi ng Japanese history, marami ng tala na nagsasabi na gumagamit na ang mga Hapones ng mga espesyalisadong mandirigma sa panahon ng digmaan at kapayapaan. Gayunpaman, wala pa silang tawag sa mga mandirigmang ito. Ang terminong shinobi o ninja ay unang formal na gagamitin noong 12th century AD sa pagputok ng Genpei War. Sa digmaang ito na itatag ang unang shogunato ng Japan, ang Kamakura Shogunate sa ilalim ng Minamoto Clan. Gayunpaman, ganap na magsisimula ang Age of Ninja sa pagpasok ng 15th at 16th century sa panahon ng kaguluhan sa Japan, ang Sengoku Jidai. Sa panahong ito, nilamon ng digmaan ang buong Japan kung saan iba't ibang paksyon ang naglalabanan para sa kontrol ng bansa. Napakaraming samurai battles ang naganap sa panahong ito, kagaya na lamang ng Battle of Nagashino, Battle of Sekigahara at ang Battle of Fukuda Bay. Sa panahon ng kaguluhang ito, lumaganap ang mga tulisan, lawlessness at pandarambong ng mga hukbo sa mga maliliit na pamayanan. Kaya naman sa rehiyon sa gitna ng Japan, bumuo ng nagsasariling alyansa ang mga mahihirap na mamamayan ng probinsya ng Iga at Koka para protektahan ang kanilang mga sarili. Dito isisilang ang dalawa sa pinakakilalang ninja clan sa Japan. Dahil sa kanilang relatibong kahinaan, nagsanay ang mga ito sa guerrilla warfare, specialized combat, pang-espiya at assassination para tapatan ang kadalasang mas malakas nilang mga kalaban. Kinalaunan, dahil sa kanilang matinding training at karanasan sa digmaan, sila ay magiging mga professional na mga shinobi. Ito na nga ang Iga at ang Koga Ninja Clan. Napakaraming mga paksyon sa Japan ang nanligaw sa dalawang ninja clan na ito
para magsilbing mandirigma at espiya sa kanilang hukbo. Ngayon naman, ating pag-usapan ang training, misyon at paraan ng pamumuhay ng mga ninja. Ang mga ninja ay nag-aaral ng isang specialized martial arts na kung tawagin ay ninjutsu. Mula pagkabata, ang mga kandidato para maging ninja ay sinasanay na ng kanilang ama o ng kanilang sensei sa ninjutsu. Inaasahan ang mga disipulo na matuto ng 18 disiplina. Ilan sa mga ito ay ang kenpo o sword fighting, bujutsu o paggamit ng baston sa labanan, shuriken jutsu o paggamit ng ibinabatong armas, henso jutsu, sining ng pagkukunwari, ongyo jutsu, ang disappearing technique, ang ninki, ang teknik sa pag-akyat ng pader, kayaku jutsu, paggamit ng baril, at subijutsu, ang teknik ng palihim na paglangoy at pamamangka. Bukod sa mga nabanggit, mahalaga din sa mga nag-aaral na maging ninja na matutong gumamit ng lason at pampasabog. Ilang mga Japanese sources ang nagsasabi na ilang mga daimyo ang nasawi ng walang paliwanag para lamang mapag-alaman na pinaslang ito sa pamamagitan ng pagpatak ng lason sa kanilang bibig habang sila ay natutulog. Marami ding mga kastilyong hindi matalo ng mga sundalo ang bigla na lamang nasunog at bumagsak dahil sa mga panununog ng mga ninja. Ang mga misyon ng isang ninja ay nangangailangan ng matinding psychological na lakas dahil kadalasang nag-ooperate sila sa loob ng teritoryo ng mga kalaban at walang re-responde sa kanila kung sila ay mahuli. Ang kabiguan ng misyon ay kadalasang nangunguhulugan ng karimari-marim na torture at kamatayan. Isa sa nakatataas balahibong istoryang ito ay ang kwento ni Ishikawa Goemon. Ayon sa kwento, sinubok niyang paslangin ang Ashikaga Shogun ngunit siya ay nabigo at nahuli. Bilang kaparusahan sa kanyang krimen, siya ay pinakuluan ng buhay kasama ang kanyang batang anak. Nasawi silang dalawa sa isang napakabrutal na paraan. Ang mga ninja ay ganap na kabaligtaran ng isa pang warrior class sa Japan, ang mga samurai. Ayon sa Bushido Code ng mga samurai, sila ay kinakailangang maging huwaran ng katapatan at karangalan na dapat pamarisan ng ibang tao. Sa kabilang banda, ang mga ninja ay nag-ooperate ng palihim sa kadiliman nang walang pag-aasam ng karangalan at papuri. Ang pangunahing trabaho ng mga ninja ay nahati sa apat. Ito ang pang-espiya, pananabutahe, asasinasyon at pagiging frontline troops. Ating isa-isahin ang mga ito. Ang mga ninja ay kadalasang ipinapadala sa lupain ng mga kalaban matagal pa bago ang mismong labanan. Kabaligtaran sa ipinapalabas sa telebisyon, hindi laging nakasuot ng stealth uniform ang mga ninja. Sa makatuwid, ang kanilang tagumpay sa pang-espiya ay nakasalalay sa kanilang kakayahang humalo sa mga sibilyan at maging mga kalaban na sundalo. Madalas silang nagbabalat kayo bilang mga magsasaka, mga lakal o di kayo mga sundalo para mangalap ng impormasyon. Ang kadalasang mga impormasyon na kanilang inire-report ay ang mga rutang dadaanan ng hukbo, heograpiya ng lugar na kanilang sasalakayin, depensa ng mga kalaban, at maging password ng mga kampo militar. Sa pagkakataon naman na kinakailangan nilang pasukin ang kampo ng kalaban, nagsusuot ang mga ninja ng kanilang stealth uniform na gawa sa dark blue na tela kaysa itim. Ito ay dahil ang dark blue na kulay ay mas madaling mag-blend sa dilim ng kalangitan. Napakahalaga ng parteng ginagampanan na ito ng mga ninja kung saan ang impormasyon na kanilang nakalap ang nagdedesisyon sa pagkapanalo o pagkatalo ng kanilang hukbo. Pagdating naman sa pananabutahe, ang apoy ang kaibigan ng mga ninja. Madalas itong nagaganap kapag may siege na nagaganap. Ang mga kastilyong Japanese, bagamat malaki at kahanga-hanga, ay gawa sa kahoy at bato. Kapag nabigo ang mga frontline troops sa pabagsakin ng kastilyo sa labanan, tsaka nila tinatawag ang mga ninja. Gamit ang kanilang superior na kaalaman sa pag-akyat ng pader at infiltration tactics, palihim na pinapasok ng mga ito ang kastilyo para silyaban ito. Ang pagkasunog ng kastilyo ay nangangahulugan ng pagsuko ng laman nito kung ayaw nilang masunog ng buhay. Kaya naman, napakahalaga na kontrahin ang mga ninja. Bilang sagot, dinisenyo ang mga Japanese castle na nakalilito parang isang labyrinth. Bukod dito, totoo din na may mga trap sa loob nito bilang pangontra sa mga ninja. Gayunpaman,
Ang pinakamabisang pantapat sa mga mananabutahing ninja ay ang pag-arkila ng sariling ninja para labanan ang mga ito. Ang mga ninja ay mababagsik ding hitman. Gamit ang kanilang mahabang training sa ninjutsu, ang mga shinobi ay may kakayahang pumatay ng target sa tahimik at hindi masyado tahimik na paraan. Isa sa mga interesanteng equipment na ginagamit ng mga ninja sa kanilang mga assassination mission ay ang baril. Ating tandaan na ang paggamit ng baril ay kabilang sa disiplina na itinuturo ng ninjutsu. Ito ay taliwas sa depiksyon ng mga ninja sa pelikula na laging gumagamit lamang ng espada o kutsilyo para pumatay. Noong 1571, si Oda Nobunaga, ang Great Unifier ng Japan, ay sinubok patayin ng ninja na si Senjubo Sugitani sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Dalawang beses na tinamaan si Nobunaga ng bala ng arkebus, ngunit siya ay nakaligtas dahil sa kanyang suot na armor. Si Senjubo naman ay nahuli makalipas na magtago at pinugutan sa napakasakit na paraan gamit ang mapurol na lagari. Bukod sa unconventional warfare kagaya ng assassination at pang-espiya, ang mga ninja ay ginagamit ding frontline troops kung kinakailangan. Marami sa mga ninja ay mga samurai o dating samurai, kaya naman, bihasa din sila sa harapang labanan. Gumagamit ang mga frontline ninja ng psychological attack sa kanilang paikipaglaban, kanilang mabilisang ninanakaw ang bandila at mga regimental colors ng kalaban para lituhin ang mga sundalo nito. Gayunpaman, limitado lamang ang mga pagkakataong ito dahil malaking kasayangan na ubusin ang mga ninja sa harapang labanan. Bilang mga espesyalisadong sundalo, ang mga ninja ay nangangailangan din ng espesyalisadong armas at kagamitan. Kagaya ng mga samurai, gumagamit din ang mga ninja ng katana bilang kanilang pangunahing melee weapon. Para naman sa pangmalayuang labanan, ang mga ninja ay armado ng yumi, isang longbow. Gayunpaman, sa pagpasok ng 16th century at pagdating ng mga Europeo, nagsimulang gumamit ng baril ang mga ninja bilang kanilang long-range weapon. Marami din sa mga armas ng mga ninja ay dual purpose. Isang halimbawa nito ay ang tekokaga, na mabisang pangkalmot sa kalaban, ngunit mas mabisang gamit pangakyat. Isa pang halimbawa nito ay ang kyuketsu shoge, isang matalas na kutsilyo na may nakausling bahagi. Meron itong mahabang tali para magamit ito sa pangmalayuang pag-atake. Gayunpaman, mas mabisa itong gamitin sa pag-akyat ng mga pader. Nagdadala din ang mga ninja ng maliliit na armas sa mga misyon para madali nila itong maitago kung kinakailangan. Ang kakuti ay isang halimbawa ng ring knife o singsing na may talim. Kapag hinahabol naman ng mga kalaban, ang mga ninja ay gumagamit ng mikibishi para pahintuin o pabagalin ang mga humahabol sa kanya. Mukha itong three-sided thumbtacks na isinasaboy sa kalsada para maapakan ng mga humahabol na tao at mga kabayo. Dahil sa mahabang talim nito, tiyak na hindi na makakatakbo ang sinumang makakaapak dito. Kung inyong matatandaan, ang Japan ay nagkaroon ng dalawang prominenteng ninja clan. Ito ang Iga at ang Koga clan. Dahil sa kanilang husay sa paikidigma, agaran silang inanyayahan ng Japanese daimyo at kinalaunang shogun na si Tokugawa Ieyasu para magsilbi sa kanyang hukbo. Sa pangunguna ni Tokugawa, isang madugong istorya ang isusulat sa kasaysayan ng mga ninja. Sa tulong ng mga ninjang ito, nagawang makuha ni Tokugawa ang plano sa depensa, formation, at bilang ng mga kalaban niya sa Battle of Sekigahara. Gamit ang impormasyong ito, dinurog ng puwersa ni Tokugawa ang mas malaking puwersa ni Ishida Mitsunari sa labanan. Ang engkwentrong ito sa Sekigahara ay ang pinakamalaking labanan na naganap sa loob ng Japan. Sa pagkapanalong ito, naitatag ang Tokugawa Shogunate samantala. Ang Koga at Iga ninja naman ay naging bahagi ng elite guard ng shogun kung saan sila ang naatasang magbantay sa kanilang kastilyo sa Edo. Noong 1637, isang panibagong puwersa ang gugulo sa katahimikan ng Tokugawa Shogunate. Ito ang Kristyanismo. Sinupil ng mga Japanese leader ang Kristyanismo sa kanilang teritoryo kung saan kanilang ipinagbawal ang lantarang pagpapakita ng pananampalataya ng mga Kristiyano
at sila ay binuwisan ng napakabigat. Sa pangunguna ni Amakusa Shiro, nagrebelyon ang mga Kristiyanong peasant sa Shimabara at sila ay nagkuta sa Hara Castle. Nagpadala ang shogun ng napakalaking pwersa para durugin ang mga rebelde. Ngunit dahil sa mahusay na pamumuno ng mga Kristiyanong samurai, ilang beses nilang dinurog ang mga assault ng Shogunate Army. Sa panahon ng kaguluhang ito, muling pinatawag ang Koga at Iga Ninja sa labanan. Inakyat ng mga ninja na ito ang kastilyo at inaral ang depensa nito, pati na din ang dami ng mga sundalo at lagay ng kanilang supply. Nagsagawa din ng raid at pananabotahe ang mga ninja na lalong nagpahina sa posisyon ng mga Kristiyano. Gamit ang impormasyong nakalap, sinalakay ng mga sundalo ni Tokugawa ang Hara Castle at sa pagkakataong ito, kanila itong napabagsak. Lahat ng laman ng Hara Castle ay pinaslang kabilang na ang mga bata, matatanda at mga kababaihan. Sinundan ito ng madugong paghihiganti sa lahat ng sangkot sa Christian Revolt na ito, kung saan tinatayang 27,000 na mga katao ang pinugutan ng ulo bilang kaparusahan. Napakatindi ng pagsugpong isinagawa ng Tokugawa Shogunate sa mga Kristiyano, kung saan muli lamang makakabalik ang relihiyon na ito sa Japan makalipas ng 200 taon. Sa pagwawakas ng Shimabara Rebellion, ang Japan ay papasok sa era ng kapayapaan kung saan walang malawakang kaguluhan ang magaganap. Dahil sa kapayapaang ito, unti-unting nagbago ang military culture ng Japan, kung saan ang mga mandirigmang samurai ay naging mga pulis at administrator na lamang dahil sa kawalan ng kalaban. Ang mga ninja naman ay nawalan din ng kalaban, kaya naman sila ay mga naging espiya at bodyguards na lamang ng pamahalaan o di kaya ng mga pribadong individual. Kinalaunan sa pagpasok ng 18th century, ang mga ninja ay naging formal ng bahagi ng pamahalaan kung saan sila ay tinawag ng Oniwa Banshu, isang intelligence agency ng pamahalaang Tokugawa, kahalintulad ng Central Intelligence Agency ng Amerika. Sa puntong ito, unti-unti nang naglaho sa kasaysayan ang mga shinobi. Sa kabila ng kanilang paglalaho sa kasaysayan, ang alamat at katanyagan ng mga ninja ay nananatili. Napakarami pang mga detalye ukol sa mga ninja ang hindi natin nabanggit, kaya't kung may nais kayong idagdag, ikomento lamang ito sa ibaba. Kung naghahanap pa kayo ng mga historical video na panonoorin, nire-recommenda ko sa inyo ang episode ukol sa mga Sparta. Tiyak na magugustuhan nyo ang mga ito. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.